Guys, meron kaming na-discover dito sa airport ng Bali. Very COVID-friendly. Yung instead na itouch mo yung elevator, yung pagpindot, dito mo siya, tatapakan mo siya dito sa baba kung anong, kung pababa or pataas ka. Gaya niyan. Yan. Iilaw siya. Ayan, napindot ko na nga parehas. Tapos, pakita ko sa inyo yung nasa loob. Meron din sa loob. Wait lang, guys. Wait natin mag-open yung door pababa. So, I feel na better. I don't know if may ganito na sa Philippines, but I find it really helpful dahil nga nasa stop yung pag-spread. Less contact, stop yung spread ng virus. Ayan. So, ito, nakalagay kung anong floors, tapos tatapakan mo lang kung anong floor ka pupunta. So, kami sa first floor. Ayan, hindi ko pa matapakan. Ayan, first floor. I find it that it's one of an innovation na makaka-help in terms of stopping the spread of any virus, not just COVID. And I don't know again if meron ito sa Philippines. Guys, yep. Nag-stop lang kami para bumili ng SIM card. Dito kami dinap ng driver namin. Kami dito. Kami na dito. Oo. Ito. So, parang convenience store. Here. This one. Dito kami bibili ng SIM card. Here. SIM card. Now, we're on our way to find a place to eat, guys. Kasi sobrang gutom na kami from our flight. And then, our driver actually suggested that we go to a place called Warung. Para siyang karinderia type in the Philippines, wherein meron ng mga cook na food. Mamimili na lang kayo. And we're here. We finally arrived dito sa sinuggest ng driver namin na Warung. And if we're going to look at it, guys, nakikita nyo, sobrang similar talaga sa mga karinderia in the Philippines. What I observe is that this particular Warung is very clean. Ayan, tumitingin ako kung ano yun kasi parang ponytail, pero crackers pala siya. Ito yung mga food, cook na siya. So, mas gusto kong kumain sa mga ganitong lugar kapag nasa ibang bansa kasi mas na-feel or na-experience ko kung ano talaga lasa ng mga food nila, yung authentic na mga food. Ayan, pa-order na kami. Hindi namin alam kung ano order kasi parang lahat masasarap. And yung prices niya is very cheap. Same sa mga prices ng food natin dyan sa Philippines kapag umu-order tayo sa mga karinderi. Tapos na kami kumain and sobrang sarap ng food na na-order namin. And nagulit kami, sobrang cheap lang talaga niya. Around 70 to 80 pesos yung beef. Ang in-order ko particularly is yung chicken satay. And super, super sarap niya as in. Iba yung taste ng food dito sa Bali compared sa Philippines. Parang mas marami silang ginagamit na spices. Mas strong yung or aggressive yung paggamit nila ng mga spices. Pero for me, they balance it out naman. So, gusto ko kung paano yung mga lasa ng food nila dito. So, right now, we're on our way to Uluwatu, specifically to the Edge. For our reservation, they turned that we reserve via 180 website. I can show you I can just add the link here in the description box if you are planning to go here. And nandito na nga kami sa lobby ng The Edge, guys. So, medyo malayo yung papasok from the entrance ng resort. Kaya, if you're going here, there's no commute, I would suggest that you either have your driver car or mag-grab na lang kayo. Grab here or jeep naman. Ito nagtatanong ako if this is the right place. We are just waiting for us to be assisted kasi mayroong guest prior us.
ito yung lobby, ayan, nakikipag-usap na ako, and I just presented yung reservation that we did online. When you reserve sa 180, guys, you don't have to pay anything. Just reserve the actual date and time na pupunta kayo dito. And then, in-explain lang yung rules kanina. Tapos, sasakay kayo sa ganitong trolley car pababa dun sa mismong pool area kung saan you can spend your the next 4 hours kapag naka-dater kayo. Ayan na. Ayan na, pababa na kami, guys. And papunta na kami dun sa pool area. By the way, kapag nag-reserve kayo sa 180 dito sa The Edge, merong 2 choices kayo, either VIP admission or regular admission. But just a heads up, mostly yung VIP admission nila is always full. That's why you have to reserve it ahead of time. Nung pumunta kami dito, wala nang available sa gusto namin na date or targeted date namin na VIP admission. That's why we opted to do regular admission. It cost 400,000 rupiah. That's around 1,600 to 700 pesos. And dun sa 400,000 rupiah, 300,000 rupiah is consumable, meaning you can order your food, drinks, or whatever it is while you are staying on their place. And I would also suggest, guys, that you go here early kasi even if nag-reserve kayo online, yung pagpili ng mga day beds is first come first serve basis. Kami, dumating kami around 10 and meron ng mga nauna sa amin, but we were still able to get or to secure a good spot for the day beds for that day. Ito yung dining area nila, and then yung mga staff, we were assisted kung saan yung place na pwede kami mamili for the day beds, which is this area. Namimili lang kami kung saan yung good spot, kung saan hindi yung ganun kainit ni Lilim, and at the same time malapit dun sa view, sa may harapan. Ito yung makikita nyong famous na the cliff na makikita nyo sa Instagram na laging pinipicture ng mga tao. Cause the place, the scenery is really, really nice and beautiful. And the place itself, yung The Edge, it's situated strategically and sobrang relaxing nung lugar, guys. You will see naman. It's a good place to chill. Though mainit pero hindi siya super init kasi nga may mga puno tapos may mga umbrella din dun sa daybeds nyo. Ito yung area or yung daybed kung saan kami namin napili. And dito nagpe-prepare lang kami papunta dun sa pool, which is this one. Dalawa yung pool na pwedeng paliguan. Itong lagoon pool sa may likod. And then itong famous pool nila. Dun sa pinakadulo niyan, merong glass bottom. Pero hindi ko na mapapakita guys kasi baka malalim yung pool. Malalim yung pool, nakakatakot for me. Hindi ako masyadong marunong mag-ay. Itong pool na nandito sa video ngayon is exclusive for their guests. And pero pwede kayong pumunta dito to take the picture kasi dito sa pinakadulo, dito sa spot na to, dito yung good spot para makuha yung picture na gaya nitong sinashow ko ngayon. We're done on our day pass at The Edge and we are on our way to our villa that we booked via Agoda here in Bali. So perfect lang yung timing kasi 3 PM yung check-in doon and yung travel time, darating kami dun around 4 o'clock so ready to check-in. It is actually situated at Seminyak or in Seminyak, the center of tourism here in Bali.